Alright, magandang araw mga katracker. Welcome po sa panibagong episode ng ating YouTube channel vlog. At yan, naman po tayo sa Kalipil Marketing Corporation. Dito po yan sa Barangay Mambugdos, Bacoor, Cavite. Sa loob ng planta. At may ipapakita po ako sa inyo na unit na ginagawa dito para magkaroon po kayo ng idea kung paano namin ginagawa itong unit. So itong unit na ipapakita ko ay brand new unit. Ito po ay Hino 700 series na 12-wheeler. Ang makina niya E13C. So ang ginagawa kasi dito, naglalagay po kami ng boom crane na brand new. Ayan. Meron kasing nag-comment kung paano daw namin pinapatibay yung chassis kapag naglagay ng boom crane. So kailangan talaga patibayin yung chassis para ayan, hindi bumaluktot or maputol yung chassis. So ipakita ko po sa inyo kung paano po namin pinapatibay yung chassis or ine-reinforce para magkaroon kayo ng idea. So kung di pa po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo and then pakilike na rin itong video na to. Ayan, so lapit tayo dito. Shoutout sa mga gumagawa dito. Ayan, so ito po yung ginagawa namin na brand new. Maglalagay kasi kami dito ng 15 tonners na boom crane, brand new. At ito na nga po nakakabit na yung base. So ang ginawa namin dito sa chassis na to, tinanggal namin yung mga component niya. Bali ngayon, ibinabalik na ng gumagawa dito. Lahat po yan pinull down. Pati mga lip spring. And then yung lip spring assembly dito sa likod. Yung center boogie type lip spring, tinanggal po yan. And then mga component niya, ito kakabit lang. Tapos yung butter carrier. And then yung mga tangke para sa hangin. Lahat po yan pinull down namin para malagyan po namin ng pangpatibay or reinforcement na bakal sa chassis. At kung makikita nyo po, meron na siyang baby chassis. Ayan, doble-doble po yan. Ayan, so ito po yung baby chassis namin na talagang pinatibay namin. Ayan, kung makikita nyo po, sobrang kapal. Ayan. And then yung galapa, ayan, doble-doble rin yan. Ayan, kung makikita nyo, ilang layer po yan. Pati baba, meron po. And then ayan. So ayan, nagdagdag rin kami dito sa pinaka pwepwesto ng boom crane sa malamig sa base para talagang matibay. So ilalim tayo para makita nyo ng gusto. Ayan. Ayan mga tinanggal namin. Itong mga yung cross member niyan tinanggal namin. Ayan, tanggal po lahat yan. Kababalik lang ng iba. Ayan, hanggang sa likod. So mga kapal na bakal po yung kinabit namin dito para matibay. So nakita nyo na mga katracker, para hindi na kayo ma-curious. Ayan, kapag naglalagay kami ng boom crane sa unit, talagang pinatitibayan namin yung chassis. Diba? Medyo matrabaho to kasi talagang tatanggalin lahat, tapos ilalagay itong mga pangpatigas sa chassis and then ibabalik na naman. So yan, may mga binago, minodified para may balik ng maayos. Tulad nitong mga hose and wire, tanggal po lahat yan. So kailangan rin namin ibalik yan. Madali lang po yan dito sa amin kasi yung mga gumagawa dito ay kabisado na.
Ayan, di ba? 15 tons po itong boom crane na to, kaya talagang ini-insured namin na hindi babaluktot yung chassis. Ayan, matrabaho rin kasi ito kapag nabaluktot yung chassis niya. Meron na po kaming nangyari dito na binalik dito kasi bumaluktot yung chassis, which is hindi naman po kakulangan ng aming production, kundi ang nangyari po ay human error po yung nangyari, kaya bumaluktot. So mali yung pag-operate ng boom crane, hindi nasa tamang pwesto yung truck, kaya bumaluktot yung boom crane at naputol. Talagang ano, biyak yung chassis niya. O, makikita nyo yan, doble-doble yan. Diba? Ayan o. Ito, kapal pa to. Dito. And then, yung chassis natin, doble pa. So, ayan. Shout out sa mga solid na gumagawa dito. Ayan, pre, shout out ka muna. Diba? So, inihintay namin itong matapos para, ayan, may deliver na rin. So, ganito po yung ginagawa namin dito sa yard. Kung paano namin pinapatibay yung chassis niya kapag naglalagay kami ng boom crane. Ito, meron pang outrigger sa likod. Grabe, di ba? Sobrang kapal. Ayan. So, yun mga katracker. Ayan, shoutout nga pala kay Rocky Jubik Agting. And then, sa mga nagpapa-shoutout pa dyan, mag-comment na kayo sa baba. At kung meron kayong tanong, pwede kayong mag-comment. Itanong nyo dyan sa comment section. For inquiries, ayan, mag-message lamang kayo sa aking Tracker Moto YouTube FB page. And then, maglalagay na lang ako ng contact number. Alright? Alright, so maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo itong video na to, paki-like, share, at mag-subscribe na. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.